gusto ko yung tama lang. At gusto ko protektahan yung pamilya ko, the city of Davao, yung mga tao, na huwag mong saktan. Kaya yung mga kriminal na nag-warning na tapos they persisted, lalo na sa druga, alam mo, sir, Yes, Mr. Chair, in the interest of time, with all due respect, pwede po bang matanong yung follow-up question sa CHR? Sige, I'm asking Mr. Chair. Sige ako, ma'am. Yeah, Mr. President, sige, thank you for the input. Sige, can we continue with the chairman of the CHR? Sabi mo, may direct, in PO number 2, ang na-encounter niyo mga problema, may directive from the PNP leadership. Can we give the documentation? Which one? Ang isa ho, yung memorandum, dated July 28, 2017, isinight po ito ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa pag-deny ng aming request and subpoena for documents. Meron din mga verbal instructions coming from the alleged superiors ng mga chief of police. Okay, are you encountering problems or reasons as of the moment when you want to find out what happened from the station? Sa ngayon po, kasi after the House of Representatives initiated the hearings on EJK, nagkaroon po kami ng opportunity to speak up with the PNP Human Rights Affairs Office, and we brought up the issue. And we were hoping na magiging cooperative ang Philippine National Police this time. Kaya lang, nung sumulat po kami, ganun pa rin po, ayaw pa rin nila mag-provide ng... Ganun pa rin, ha? Yan ang testimony mo yun sa atin, ha? Ganun pa rin, ngayon. Yes, okay. Yes, yeah. Mr. Chairman, I would just like to ask the report lang, Senator Batono, just one quick interjection. Because the chairperson of the Commission on Human Rights made mention na hindi kompleto yung report. Is that correct? Because I have here with me a copy of that report, the 2022 report of the Commission on Human Rights, na nakalagay po dito yung drug killings. I am not sure because it's concerning for this representation to hear that it is not a complete report. And while reading the report, and if I may, Mr. Chairman, this is just three sentences. Number one, use of excessive and disproportionate force is evident in most cases where only one victim is involved versus three policemen. Two, 86% of those who obtained gunshot wounds were shot in the head or torso, indicating an intent to kill. And three, in at least 59 incidents, witnesses argue that the police engaged in violent conduct and or employed disproportionate and excessive force, including A, forcefully barging in the house, B, physical abuse of victim before being killed, C, threatening witnesses, D, dragging away of victims from the place of incident before being killed, etc. I just wanted to find out, Mr. President, ito ho ba, report talaga nila to? Ito ho ba, kompleto? At ngayon narinig ko, hindi kompleto. Then, why are we getting these reports, Mr. President? Thank you, Mr. Chairman. To respond, yun pong report na binabanggit, tama po kayo, this was officially released noong April 2022 by the previous commission. Kaya ko po nabanggit na hindi siya kumpleto because this is only a report on the sampling made by the commission. Kung titingnan po ninyo, ang total number of cases that were investigated by the commission is around 3,790. Pero po yung subject ng itong report nito is around 882 cases lamang po. At dahil po, kaya po nagkaroon ng sampling lamang dahil nga po yung difficulties in the conduct of investigation. And out of the sampling made, nagkaroon po sila ng analysis and they came up with findings and recommendations. Kaya nga nakita rin po namin, pag-assume namin sa office, na kailangan pa ituloy yung investigation. Kasi nga, ang karamihan sa most of the recommendations contained in the report are only policy recommendations. So, pag magpasa ng measure, how the police should do their work, pero wala akong determination as to the violation committed by respective individuals. Wala pa pong ganun eh. Kaya nga ho, ngayon, ang commission, we form a task force again to look into these cases and determine accountability and hopefully come up with a recommendation to the relevant government agencies. And you have a time frame for that? Time frame? Wala pa ho kami na set na time frame. Kasi ho, nagsimula lang thank kami. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bato. Mr. Chairman, Senator Bato de la Rosa. I just would like to correct the chairman of the Commission on Human Rights about his statement that the PNP continues to deny documents or refuse to cooperate with any investigation being made by the commission. I would like to say to you, this is a news item from Inquirer.net,
in October, August 29, 2017. Ito ha, inquiry that, that net is galit na galit ito sa war on drugs eh. Pero sabi, for the benefit of this committee, I would like to read. Ang headline is PNP agrees to CHR request for documents on drug war deaths. Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa met with Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon, the late Chito Gascon, may his soul rest in peace, on Tuesday at Camp Crami for a dialogue on human rights and the war on drugs. In a press briefing after the meeting that went for about an hour, Gascon said they requested for the case folders of deaths involving police and the war on drugs that are under investigation, as well as the status of persons arrested still in jail. Gascon later told reporters in an ambush interview that the PNP agreed to make available the case folders involving deaths from illegal drugs starting May 10, 2016. So, nung ako pa ay si PNP, I was cooperating with the CHR. And pumunta pa nga si Chairman Gascon doon sa opisina ko at hiningi yung mga folder and we cooperated with them. Bakit yung report nyo ngayon ay sinasabi nyo hindi nag-cooperate ang PNP? Mr. Chair, hindi naman po lahat ng request ng komisyon. Ang kaya nga ko sabi ko, isa sa mga naging problema sa investigasyon ay yung non-cooperation ng police. May mga pagkakataon na nagbibigay at mayroong pagkakataon na hindi talaga nagbibigay. At tinanong nyo ko kami ngayon. Siguro mas maganda kasi nag-usap naman kami, no? Chip to chip. Chip PNP, chairman ng CHR. Nag-usap naman kami, kung may kailangan kayo, punta kayo sa Crami. Baka yung reklamo niyo punta sa mga station. Baka yung mga tao doon sa station, medyo sa mamaya na sir, hindi kami pwede magbigay kung walang clearance sa aming station commander. Parang ganun siguro sinasabi sa inyo. Dapat nag-usap naman kami sa taas. Doon na kayo sa amin doon na sa taas kayo maghingi. And the higher headquarters of PNP will direct the police station to provide the needed documents. Ang problema po natin ay hindi ho ganyan ang trabaho ng komisyon eh. Kasi kapag ang nangyari ho ang isang insidente, halimbawa sa isang lugar, sa probinsya, hindi naman ho ang tao ho namin po direktang pupunta agad doon sa lugar eh, at makikipag-ugnayan sa mga relevant agencies, mga testigo at kung sino pang makakatulong sa investigasyon. Kung ang gagawin ho namin ay makikipag-ugnayan agad muna kami sa central office sa Crami, mahaba ho yung panahon. Kung may No, mas madali 'yun. You are wrong. You are wrong with your assumption. Mas madali 'yun kung direkta kayo sa CPNP. Yung CPNP, ano police station? Iloilo City Police Station? Okay, Iloilo. Kailangan na si Sir yung report niyan. Mas mabilis yun. Kaysa kung direkta ka doon, tapos wala doon ang chief of police, sabihin ng officer on case, yung investigator on case, Sir, pasensya na Sir. Hingi mo na ako ng clearance dahil yung chief namin, nandoon sa Crami, wala, hindi ko makahingi ng clearance. Mas mabilis yun. Kung pero may usapan na kami. Mr. Chair, ang tanong ko po ay kung bakit ho ang ibang mga police, ibang station, nagbibigay at nakikipag-cooperate, at bakit ho ang iba ay hindi? Kaya nga, for uniform implementation of my guidance to all commanders down the line, dumirekta kayo sa Crami. Dahil no way na hindi nila susundin yung utos ko kung dumaan kayo sa akin. Or for that matter, to the next CPNP na kung wala na ako, yung mga succeeding CPNP. Kasi may usapan na kami ni Commissioner Chairman Gascon. Have you tried lately sa ngayon po to coordinate sa taas, miso? Mr. Chair, yes, Mr. Chair, we wrote a letter to the Chief PNP, particularly pertaining to these cases, the killings in relation to the drug war. And again, Merong pag-alinlangan to entertain you, to share or to address your need for information. Ang masakit nung kung may nasa site silang basis not to cooperate with you. Yan ba ang nangyayari sa ground? Ang ginagawa pong basis pa rin is yung EO2 under the list of exceptions. Ang FEO2 po ay EO2 was issued 2016. It pertains to freedom of information na pinasa ng Office of the President before. Can I request for parang some sort of a memorandum kung anong na-encounter niyo yung difficulties para organize yung anadang data? Apo. Yes, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. And even while we're waiting for that memo, nakikita ko po sa gallery ang ating PLLO. Baka pwede na pong, if the chair allows, pwede na pong i-explain ng PLLO, ma-rescind o kung yung tamang term, ma-rescind ng OP, ang Executive Order 2, and kung pwedeng ma-inform ang committee ng CHR, ano naman yung sinasite na issuances ng PNP National Headquarters sa Crami na basis for any of the police stations refusing to cooperate para tanggal na rin ang agam-agam ng lahat, klaro sa lahat na at the level of PNP National Headquarters, at the level of OP, the way is clear. And in fact,
better kung pwedeng i-authorize ng OP or i-authorize ng PNP National Headquarters yung full untrammeled cooperation sa CHR, Mr. Chair. Thank you. Basta kami, willing to act kami, but we want yung real-life ground level, experience ng CHR. Okay. So, okay, next in line to ask questions. Mr. President, yes. Kunti lang, total. Go ahead. Paminsan-minsan lang to. Pardon my strip set to may sore throat ako. So, I do not mean to be disrespectful. Okay, go ahead. Makatinay ka yan. Strip set to may. Pakinggan lang ho ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako. Pakinggan ninyo yung kunting kwento ko. The human side sa misery ng drug. Alam mo, mayor ako. Halos lahat ng problema ng... Alam mo, ikaw, alam mo rin. Sir Chairman, alam mo yan. Yung may isang nanay pupunta ng Minilis. Yung iba maswerte. Yung iba naman malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng 4 na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family, hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at pwede upkeep. Ang isang experience ko, ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig sa City Hall in total desperation related to may kung ano nangyari. Pero marami na akong naririnig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape. They would just... Sige sila padala ng pera sa mga para mga anak nila. After 4 years, itong sabi ko yung umiyak doon sa City Hall na humiga sa sahig. After 4 years, trabaho, pag-uwi niya, kita niya ang anak niya. Isang adik na. Hindi natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa druga na punta. Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, treated as slaves doon sa labas ng bayan natin, magpadala lang para lang makapag-dito. Pagdating dito, ang mga bata exposed sa drugs. Hindi yan makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Yung outburst ko minsan, marinig ninyo dito or outside. Yun yung rage ko sa druga. Isang nanay, trabaho sa labas, sakripisyon,
tatlong taon, apat na taon padala ng pera. Pagdating dito, pag-uwi ulit to find out na yung mga anak niya, mga drug addict sa droga, walang nakatapos at napurnada ang powers niya. Yung umiga siya dyan sa sahig, dyan sa City Hall, nag-iyak. Umiga siya sa sahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo, diretso sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Pero sa probinsya eh, diretso yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganun ang mga istorya na... Kaya, yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong madurupista. Mainit talaga. Ayan yung mga police chief ko. Dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan, mainit talaga ako sa droga. Mainit talaga ako sa droga. Kaya, mabutit na lang, wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Davao na ganun-ganun. Baka totoo yan, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung nagchichismis. Alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan. Napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng ganun na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung droga. Mr. Chair? Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing. And I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. Chair, if I may? Salamat sa iyo, Mr. Chair. Actually, it's actually the turn of Senator Bato. And let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Yes, sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa character ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas sa, yung sa utak ko, pati bunga nga ako. Yun na yun yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, kabahaba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit ano sinasabi ng mahaba. Itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking, observation. Salamat, salamat sa Senator. Pero yun, nasabi ko na rin. Nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... Anak lang rin ako ng mahirap. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to... Hack. Puro kahoy pa yan po. That to clear the forest para makapusto kami. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Dyan kami nakatira sa nagkarindiriya-karindiriya ang nanay ko noon nung dumating kami sa kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga.
Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako. Ito for the information, si Colonel Grijaldo, you're a witness requested by Senator Bato. Sino pa ba mga PNP? Karamat, you're requested by Senator Bato. Pero klaruhin ko lang kay Dr. Liabres and Mr. Kevin Bumagat, you were requested by Senator Bongo. Okay, so relax lang po kayo dyan. Sige, go ahead, Senator Bato. You have the floor. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just would like to ask the former President if kasama ba sa sinasabi niya na Davao Death Squad. Kasi alam ko, magaling ito si Mayor, si Mayor pa sa noon, magaling ito sa Saiwar eh. Yung meron siyang abilidad wherein yung mga kriminal, pwede niya ma-encourage magbabarilan na magpapatayan yung mga kriminal. Kasama ba yung mga former, mga kriminal mayor na, Mr. President, na may turing mo na yun na rin kinukonsider mong death squad as a euphemism. Sinasabi mo lang, death squad yung mga kriminal na nag-war killing each other. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga, ginagawa mo, kaya sila nagbabarilan. Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. Na-presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utusan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan. And that would start the war. Hindi naman kailangan na... Ay, ilang kayo na dumaan, Danaw, Koy, pati Archie Gambo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Ngayon, sabihin mo sa kanila ngayon. Nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh. Extrajudicial killing. Manirotos ba ako sa inyo? Ni minsan napatayin yung kriminal na nakatali dyan o nakaiga. Tell the people now bago tayo mamatay. Kaya tayo umiiwas eh. Pero Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter, yes, alam ko. Because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yon, mga kalaban na yon. Ilabas na lang natin yung legitimate totoo. Operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na lang hostage natin taking, Mr. President. Hostage taking, carnapper. Marami ko napatay. Kidnapper, doon sa bangko. Na doon, nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan. Dinala nila dito yung kidnap victim dito sa bank sa Davao, dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato. Patayin. Tapos ibalik mo sa Davao. Kakain ka pa doon sa bahay ng papadutuin mo pa yung in-check doon sa... Tapos, pagbaba nila, nandun ako na yan sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind Mr. Chairman that if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nag-responde ako doon, sabi nila, pinatay doon ng Davao Death Squad. Openly, sinasabi ko, kayo mga death squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-death squad, death squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yung nagpa-death squad, death squad na yan. Kaya mali po na sabihin na kami pong mga dating sa Davao na Chief of Police ay membro ng death squad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danaw. Mr. Chair, I was listening. It was the former president who said na ang mga PNP ang death squad. I declare a suspension. Sinabi ni President Duterte ay he take it as a joke. We know how President Duterte tells stories. Kapag sinabi niya na, yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang pulis sa death squad. So, yun na po. I just want to set the record straight, Mr. President. Now, Senator Bato, before you continue,
To complete yung story mo about this kidnapping na ganun-ganun, can you give us the date ng incident? Baka may mga marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayari yun. Anong mga panahon yun? Para just to complete the story. Tanungin ko lang, magtanong ko. Hindi mo na masyado maalala. Sige, go ahead to your next point. Okay. I just would like to ask the former president, sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mong war on drugs. Lahat ng politician were singing praises. Hallelujah! Thank you, Mr. President. Meron pang mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million ang nag-surrender in the first 6 months. The crime volume was reduced to 49% during the first 6 months. At ang nahuli, there were around 300,000 na nakakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Kaya nagkaproblema tayo kung bakit, paano natin i-deal yung overcrowding ng ating mga kulungan. Ito, buhay ito ha. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nalaban, hindi lumaban, kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng estasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Nasa TV yun eh, nagsurrender lahat. By the thousands. Nakita naman ang buong Pilipinas yan. Ganun karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka na lang mag-mayor, huwag ka na lang ma-presidente, gago ka. Hindi mo alam kung anong gawin mo. Thank you, Mr. President. Presidente, ako gano'n, no? Sabi ko, huminto kayo. So kasi, kayo, Mr. President. Kasi ang dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga waiting, nandiyan sa gagong yan. Pag corrupt ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan eh. Kasi mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero huwag sa panahon ko. Thank you, Mr. President. Alam nila, ayan o, puro chief of police ko yan. Ayan. Ngayon, Mr. President, mabuti, na nag-imbestiga. Hindi, mabuti yan, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin. Kawang mga bata. Yan ang problema ko. Nung mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata. Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay inimbestigahan sa war on drugs. Where are they now? Yung mga nagsusuporta sa'yo noon sa war on drugs. Hindi rinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi yung tao. Yung, for the good time lang yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka na bang kaibigan? Wala nang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko. Nandito si Mr. Bilica. Nandito si Sal. Nandiyan sa likod ko. Ilan lang yan. Pero pagka ngayon, ang Dabao. Ngayon, taga-Dabao ka man. Taga-Dabao kayo lahat. Yung mga general, dumaan doon. Good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero, wala. Hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman, trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayo mga pulis. Ikaw,
pati ako. Pero yung dapat lang malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging ano ko, talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi... lahat nila, kayong lahat ng... Trabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang drugam talamak. Kaya kayong mga pre-presing kung mapresento, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung druga, umalis ka. Kung chief of police ka ng sudad, pag may druga at hindi mo kayang ano, hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, okay, sir. Okay, ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontivero, kasi sensitive sa mga ganitong, yung character ko, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody, gano'n talaga ako. Bastos ako, walang hiya ako, kasi galing ako sa baba. Salamat class tayo, Mr. Ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ang seryosong ako, bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings. Ako bastos man. Wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako darating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ma'am, baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo, hindi. May kunting edukasyon rin ako, decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa criminal yan. Ngayon nga, naging prosecutor ako, matagal masyado. Professor ng Police Academy. Thank you, Mr. President. Okay, ako mag-interrupt kay Senator Bato kasi andito naman si Aaron Aquino, General of PDEA. Thank you, sir. Okay, retired na kayo. Ikaw nag-represent sa PDEA. Pero can I ask you about PDEA? Konting ano lang, ha? Kasi metrics yung pinag-usapan namin dito. PDEA is a 22-year-old organization. Mr. Chen, ang bigay sa inyo... Does that mean that I am finished already? Hindi pa. Hindi. Ano lang, interjection. Kayo, binigay ka sa iyo yung ambasa namin sa law. Sa anti-drugs, PDEA, dapat yan i-ano eh. Do you have, naging head kayo eh. For how long were you head of PDEA? Taon din ba? Taon? Years din? It's 2 years and... 2 years. Okay, so you're familiar with PDEA? Yes, sir. Are you in possession? Are you the repository of data about drugs? So kunyari, paano kunyari gusto natin sukatin ang success ng Duterte administration's war on drugs? Hawak ng PDEA ang entries na before... June 30, 2016 at tapos June 30, 2022. Meron kayong glassing ganun data? Is it matrix, Mr. Chair? Huh? Matrix? Are you asking me? Metrics, data. How much drug we have? Marami sigurong ways to measure the drug problem. Number of users, number of suspected pushers, at what levels, big time, manufacturing, etc. Number of arrests, number ano. Do we have all of this data with the PDEA? Yan ang tanong ko. Yes, sir. And I think sa Dangerous Drugs Board din siya may data. DDB. Si General Kuy nga pala naman sa DDB. So, ganun. Just ano, hindi ko na siguro kayo press figures, but not you, ano, General Aquino, but the current PDEA. Are you still in the DDB? Wala na rin, sir. And the current DDB, kunang-kuna lang. Ang sinasabi nyo sa akin, they should be in possession of the data. That's yes. What you're telling me. Yes, so, Mr. Chair. Okay, we will require them to submit. Kasi ang katanungan, marami rin nagtatanong is, ano ba yun? How successful was it? Pero we have to use some objective metric. Hindi pwedeng, siyempre, kung subjective, eh,
puro praises o puro criticism naman. So mag-isip kami ng metric na kung how to measure a success or failure in the war against drugs. Okay. Sir, Mr. President, sige. Senator, may I be allowed an additional moments? Alam mo itong war of the... Itong PDEA, hindi man sabihin inutil. Pero kung yung PDEA, ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me. Galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor congressman. Hindi kaya ng PDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga dyan sa palibot dito sa batasan, sino yung mga drugista dyan sa... Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay. Yan. Huwag generals. Malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. You cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain tapos yung mga mayors dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor pag sinabi niya na walang droga dito sa siyudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko dito sa Davao, walang druga. Wala talagang druga. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gambua, Danau, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang druga, kayo ang... Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan, nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may... Trabaho ninyo yan eh. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Yes, Senator Bato, you have the floor again. One interjection. Pwede bang papahingahin mo natin si President Duterte and I will proceed to Colonel Victor Grialdo? With your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. Ano yun? Senator Risa wants to interject. Okay lang? With your permission. Pwede hindi. Para kanino... For the record only. Okay. With the permission, Sir Bato, go ahead. Dagan salamat, Mr. Chair ug Senator De La Rosa. For the record lang, in fairness sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency responsible for preventing, investigating, and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi institution ba paninira, ma'am? Sinasabi ko, kulang. Pero may nasabi rin. Hindi nilang kasalanan. Ang isidiyan talaga, kulang ng tao, kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, you have to have, Mr. President, so, tao. There are ways na i-strengthen ang PDEA na hindi natin sinasabi. Hindi mo dala sa istorya yan dito? Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection in fairness sa PDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the record lang, Mr. Chair. Again, salamat, Mr. Chair of Senator. Ako naging mayor, congressman, naging presidente, ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. Mm-mm. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng druga dito sa Pilipinas. Maski dito sa Batas. Putang. Maski dyan sa Likos. Malakas ang druga sa Batasan. Kaya kung kailangan mo talaga, kailangan mo ng pulis. Kailangan ng Pilipino, you elect a mayor na magsabi one of the program niya, sa agenda niya, drugs. Magkuha siya ng, maghingi siya ng chief police na was dedicated at saka yung may character talaga. Pero kung chief of police na gusto lang ng promotion, mag-retire na kayo. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Senator. I will confirm, no, na
yung aid in aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga, yung PIDEA, PIDEA yung law creating the PIDEA, manpower, budget, etc. So, para kasi ninyo, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kaya nga, isa yan. I will confirm it. Na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PIDEA, pinasa lahat ng drug, ano dyan, pero kaya ba? Yeah. Nakuha natin ang feedback sa Presidente. So, kulang. Yes, sir. Yes, sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano ba ang sitwasyon ng PIDEA? Si PIDEG, bakit na-revive si PIDEG? Narcom kayo dati yata, pagkaalam ko. If I remember it correctly, Narcom, inalis natin by policy of law. But, pero rene-revive na rene-revive. It's now PIDEG under PNP. Sige. I now recognize Senator Batoff for his continuous revelation. Thank you, Mr. Chairman. Alam mo kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang, siguro kaya ng PIDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging chief PNP, sobrang talamak ng droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ng droga. Kaya, what can PIDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangan i-mobilize ni Pangulong Duterte yung PNP, because ang PNP everywhere in the Philippines up to the barangay level may police doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on drugs. Hindi kaya ng PIDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang PIDEA. Talagang hindi kaya. Hindi kaya. 2,000 plus lang yung PIDEA. Tapos yung PNP 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus, at alam na alam pa ng mga police. Kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga. Alam nila yung drug personality doon sa area nila. So, yun po ang the rationale behind, Mr. President. Ganito, ganito kasi, yes, sir. Pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo, kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat yan. Gamboa. Bato. Makinig kayo. Kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na nirape, inaabuso ng mga putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, sa city hall, umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap, kasi yung pinapadala ng pera pala na, yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung, kaya kung makita mo, ewan ko, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganun ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawi. Tapos ganun lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang yun, pakahipokrito ko naman. Huwag na lang ako mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang dapat sinabi ko, stop ko, patayin kita. Magdiritsahan na lang ako, total akin lang naman to. Alam, maybe because, you know, yun ba talaga ang totoo? Ang ganam ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Mga putang ina ninyo. Yan ang totoo. So, bitawan na natin, total, Congress or wherever. We know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to let go of your... At alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Thank you, Mr. President. Makasabi niyo na po. Can I excuse the President kung magpapahinga siya? We suspend for a few minutes. Ask questions of Colonel Grijaldo. Yes, thank you, Mr. Chairman. Colonel Grijaldo, isa ka sa mga pinapatawag doon sa hearing sa Quadcom. Yes, Your Honor. Well,
Pwede mong i-share kung anong gusto mong i-share dito sa committee na ito? Yes, Your Honor. Mr. Chair, Your Honors, sa ating lahat, magandang hapon. Allow me to read my opening statement. Matapos ang House Quadcom hearing na umabot ng 14 hours, dumating ako sa bahay ng madaling araw ng October 23, kasagsagan ng bagyong Christine. Hinihintay ako ng aking pamilya at nag-aalala at di nakatulog hanggang safety akong makauwi. Dala-dala ko ang masamang karanasan at hinanakit sa pangyayari, pero di ko agad nasabi sa aking asawa. Hanggang lumipas ang ilang araw, napansin niyang matamlay at di ako mapakali. Di ko matiis na di ko sabihin sa kanya, kahit alam kong apektado siya at may nervyos pag ang pag-usapan ay tungkol sa trabaho ko. With great courage, I confided everything to her. Kahit ito ay malaking problema, and it will affect us, and it will change on our normal and simple life. My career for almost 30 years of service, our personal and family safety and security, and maybe I will be condemned or be ostracized. My wife hugged me and started to cry and asked me why. I told her patagal na tayong nagsusumikap and we have to be strong and survive together. Mauna ni ang panahon nga magpakabanata means makialam. Lisod maging witness rata o maging innocent bystander. Maangol gihapon ta o maging casualty tayo. Gipasabot na ako sa iya ha. I have to explain to her. Kailangan naay mo barog sa kamaturan. There must be someone to rise up to the occasion. I told her that I have the moral obligation and a call of duty to uphold as police officer. In the eyes of God, and in the soul man, I have to say this, even God was betrayed 3 times. But this time, I have to say this, I don't want to betray our beloved country, our fellow Filipinos, and to God Almighty. I don't want to discredit the men and women of the Philippine National Police, the institution where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the Philippine National Police Academy, who molded me with moral values to speak for the truth that I owe, and it's time to get it back, the honor and respect. Your Honor, allow me to read my affidavit. David? Yes, Your Honor. Also submit a copy to us. Sige, yes, Your Honor. Sige. Mahaba po yan? Ilang pages pa yan? Saglit na, Your Honor. Go ahead. Okay. Allow me to read, Your Honors, my affidavit. I, Police Colonel Hector U. Grijaldo, 3rd-level officer, presently assigned a personal holding administrative unit, Kamkrami, Quezon City, after Julie Sorn, 2, under oath and in accordance with law, to hereby depose and states that I've been dedicated to public service for almost 30 years, and since I took my oath as cadet on June 1, 1995. On October 16, 2024, I was again invited as a resource person in the 9th Joint Public Hearing of Committees on Dangerous Drug, Public Order, Safety and Human Rights, and Public Accounts of the House of Representatives scheduled on October 22, 2024 at 9:30 a.m. I, together with other invited PNP personnel, attended the joint hearing in the House of Representatives. After I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel
while I was seated in one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was summoned by Congressman Dan Fernandez. I went out of the room with the security personnel. When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. While walking, I saw other witnesses who were standing in the corridor, including my classmate, Major Portalesa and Captain Anova, who was wearing a PMP uniform, and the latter acknowledged me by saluting. When I entered the room, I saw two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, sat far end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and I asked myself, why me? I respectfully told him that I cannot confirm saying as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, police ka na sa Davao nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. The cordial conversation between us continued and I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police. To which I answered, Mandaluyong City Police Station, sir. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang. Alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic. And there were less crime committed. And we did not receive any reward from anyone. I added that we only received funds, additional MOA or support fund, from the Peace and Order Fund of the LGU. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policemen are noble and requires great sacrifice, even without the reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case. When I respectfully answered him, sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya
at may investigasyon din sa amin, baka ma-incriminate ako, sir. After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kung Dan Fernandez and Kung Abante left the room, while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while, I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not answer me and just stared at me. And that I went back to the hearing room. When I went back to the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Lito Patay, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area when they suspended the hearing. I confided and discussed to him what happened in the room with Kung Dan Fernandez and Kung Abante and the tall lawyers of Police Colonel Garma. That's all, Mr. Chair. Thank you, Colonel Grijaldo. What motivated you to speak before this committee? The time, Your Honor, I was insulted. And it is very offensive. And I think it is inappropriate for anyone to act like that. Meaning, you feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. I feel I've been corrupted to make that statement, Your Honor. But just because at that time, habang nag-uusap-usap, habang nagkakaroon ng deliberation doon sa hearing, Your Honor, hindi ko alam kung may pipresent nila si Colonel Garman at that time, Your Honor, na mag-ano nung second supplemental, yung supplemental affidavit niya. So do you feel harassed? Did you feel harassed? It's an harassment and very offensive, Your Honor, and uncalled for anybody. That the time I was wearing my uniform. You're wearing your uniform? Yes, police officer. And you are being told to lie. Parang am I correct? Gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. So, Colonel Grijaldo, I would like to thank you for your courage. I'm sure maraming police ngayon nanonood. And if you have observed, mabuti na nagsalita ka. Dahil if you have observed the way they are treating policemen in the Quadcom, it's very hard. I feel them. Because po, naging police rin ako. Kapag sasabihan ka lang, answer yes or no. You can only answer yes or no. You cannot, you're not allowed to explain yourself. So, para bang you are being deprived. You are being deprived of your right to explain yourself. Kaya, lalong-lalo na, kapag ikaw itinuturuan na itong sasabihin mo, itong paragraph sasabihin mo, o dito, pwede ka ba dito? So, that's very inappropriate and it's very irregular for a lawmaker making an investigation in aid of legislation to make that kind of approach to a resource person na parang pinipilit na itong sabihin mo, iko-coach ka, ito, pwede ka ba dito? Para parang lumalabas na meron talaga silang preconceived na goal na kung anong dapat nila ma-hit dito, kaya ginaguide yung magiging statement mo. Am I correct? Yes, Your Honor. So ngayon, Mr. Chairman, kung nakikinig yun ang Philippine National Police, lalong-lalo na yung liderato ng Philippine National Police, I don't know what's his reaction with the statement of Grijaldo, because Colonel Grijaldo is just, I congratulate him for being so courageous enough to speak up for the truth in behalf of all the policemen na parang winawalang hiya sa mga tao na dapat hindi magwalang hiya sa inyo. Kung nakikinig yun ang Chief PNP, I hope this is your person, this is your man. Dapat dipinsahan ninyo ito. Huwag ninyo itong ilagay sa litsunan. Huwag niyo ilitson itong tao na ito. Because he's standing for the PNP. Na dapat hindi ganun ang treatment ng mga resource person pagdating sa investigation. Kasi parang ang baba ng tingin na sa inyo, nag-iimbestiga sa inyo.
Yun lang ang nakikita ko. Masyadong mababa. That's all, Mr. Chairman. Congratulations. And we'd like to thank you for standing up. Your time has also expired. But sige nga, the long and short of it, yung may kling kwento, kasi hindi ko naman napanood buong Quadcom, ano eh. Kayo ba ay tumistigo sa Quadcom din, finally? Nagsalita rin kayo ron? Yes, sir. We were already at the... Nag-affidavit ka doon? Nagsabit ka sa... Wala po kaming kinapidavit ko dyan sa... So, ilang tanong lang ang sinagot mo doon? Ilang tanong? Tungkol saan? Anong topic? The last time that I was asked by Congressman Paduano, it's all about the operation sa Oron, Your Honor. Oron? One particular operation? Yeah. Sa first appearance mo? Second appearance mo? No, Your Honor. The first appearance on September 27, it's all about my... About EGK that time, Your Honor. Sige, basta wala kang affidavit, so makikita na natin. Okay, so, my colleagues, no, the President is getting tired. So, kung meron tayong questions for the address to the former President, tanungin na lang natin. Sir, okay ka lang, sir? Sir, I'm good until 4 o'clock. Yeah, I know. So, 5 na, sir, 5 na. Totoo, sir. 4 a.m. Ah, 4 a.m. He's preparing to 4 a.m. Hindi ako nagpapatawa. Yes, yes, I know that, Mr. President. Mr. Chairman, okay, so, just to clarify, and I hope I didn't miss anything. When Colonel Grijaldo made mention about him being asked to lie and being asked to be influenced by a legislator, he is by himself, Mr. President. There's no one in the room who can witness. Actually... Witness, sino daw naka-witness ng exchange na yun? Anyone, sir? At present the time, the two lawyers of Colonel Garma, there were on the right side of Matabak that time, Your Honor, because it was discussed in the table on this place. And it was shown to them also. It can be seen by the two lawyers because we are only 5 in the room, Your Honor. And seen and heard the words that you uttered a while ago. Just because one of the lawyer reacted when I refused to confirm the statement because the holdings of this paper, Your Honor, like this, was on the second page. And I've seen some notes or names. And my name was indicated in that statement. I don't want to say rejected, parang nag-explain na ako na hindi ko kayang i-confirm yung statement na yun. And what was the reaction again? The reaction of the lawyer said? Hindi na rin sila umimik, Your Honor. Kasi yun lang naman gusto nila na mag-collaborate doon sa statement na pinabit ni Colonel Garma. Thank you, Mr. Okay, Chair. So can we now entertain questions directed to the former president? Ano, sir? You're right. Wait a minute. Yes, sir. President facing his hand. Yes, sir. Thank you for giving me the time. I'd like to ask the Colonel, sino yung idiot na superior mo? What is the question, sir? That who is the superior of... Yes, the one who... Alam mo, ano ang ginawa nung ulol na yon? Subornation of perjury. That is a crime. Tignan mo sa revised penal code. Subornation. I think you already stated it, ano? Kaya Colonel Grijaldo... Nasagot na po niya, Mr. President. Nasa testimony na po niya. Sige po, can we now proceed? Who has questions for the former President? Mr. Chair, I'd like to make it clear na yung ginawa ng idioto na opisyal mo o classmate mo. Sir, it's not opisyal, congressman. Congressman ang nagsabi sa kanya. Congressman. Yung idioto na congressman, subornation o perjury yan. He was suggesting... The mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Under the revised penal code, yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, subornation of perjury. Yes, that's a crime under the revised penal code. Yes, sir. Thank you. Sige, sir, because, okay, we are operating under, no time constraints. So, sabi ko kanina, hanggang 3 o'clock lang tayo. But, sige, abat. Quick, kakakali, gusto ko lang habulin yung classmate mo. Ngayon, congressman. Parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement the basis of filing a case.
Our transcript of records will be available to anyone who will request, Mr. President. Okay, committee secretary. A transcript natin available to everyone. Okay, so anybody? Your Honor. Senator Risa? Can your, we? Your Honor. What is it about, ma'am? About subordination of perjury. We all know about the theory about subordination. I just wanted to say na ganun din po ang ginawa nila. Okay. Subordination of perjury. Sige po. Thank you. Thank you. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi niyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na-EJK may baril? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga baril, eh dapat may libo-libo ng baril sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, kanina rin sabi nyo, maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. Hindi po, sir. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo sa Senado, hindi sa korte. I was referring to the policy na ginawa ko para sa mga polis. Yes, sir. Sabi at nagbunga yung polisiya. I take full responsibility. Yes, and what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one, you can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, 2021, October 21 nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? No. No. How about si Carl Anthony Nunez? Before you ramble on those many things. No. I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ko. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, itanong ko ngayon before we proceed. No. I have prepared these questions with my guilt legislative is personal. Staff. Yes, it's very personal. Hindi po pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Iniimbestiga po ng Blue Ribbon, yung war on drugs, at yung naging bunga ng extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of... It's all right, Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung ano yung policy ng contest. Nakuha ko po, policy maker din po ako. I was talking about the policy. I take full responsibility. Yung sinabi ko na war on drugs. You said, pero sir, magpasok, you can hold me responsible for any specific death. Crime. Yes, sir. You spoke about specific at saka, crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal level. Trying to pin me down on Mr. Chair,
You are pinned down by your own statements of October. No, Mr. Chair. I'm not trying to pin you down. The exchanges are no longer productive. Mr. Chair, do not pin me down on semantics. Okay. Of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Ma'am, yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Chair. Continue, ma'am. Continue. Salamat kayo, Mr. Chair. At saka, hindi, sadali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. And I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. Nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan, wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos so, masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga, bukas, huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Senator Ortiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang tinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policeman and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? At magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honor sa, kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin ini-investiga. Kaya, and, ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, tinawag sa inyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan?
Eko yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay walang pong trabaho. Patayin sila kesa ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for making that record. Kung pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record... You make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila... doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng, implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapahal ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin. Huwag na tayo mag-drama dito, tapos yan na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako po... kaya sa akin, mine and mine alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung ano mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Ako po may tanong din. Pinag-aralan namin yung, pinanood namin yung mga footages mo nung you were president-elect tapos naging presidente. Meron kayong sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang may encouragement na pumatay, patayin ang mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng, lalo na kung nalagay sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So, ito lang pinatanong ko. So, when you were president, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng sinabi mo at na-confuse na sila sa... Kasi palikuliko po yung mga pronouncements po ninyo, Ms. President. When you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng police eh. Ay, dumadaan ito sa psychiatric. Gagastos pa ako ng... Ano, I was also president. May funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito mano. At saka, alam mo, Senator, okay yung mga ganun, mga heinous crime, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Ina ninyo. Kasi pag hindi, walang, ay hindi ako na nag-iabang, look at my city. We would like to we travel back. Ano ang siyudad ng Davao noon nung hindi pa ako mayor? Nandiyan yung komunista, nandiyan yung mga hoodoffer, nandiyan lahat. Abusado na pulis, abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko,
hinto kayo, either, ayan siya, mga nandiyan naman noon. Sabi ko sa mga pulis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo dyan ng detse kayo. Eh, kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na nag-kidnap, sumali sa hold up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo, madisiplina na yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo, tapos pati kayo kasali dyan. Strict talaga ako sa police. Ayan sila. Puro general yan. Protektado ko ang police pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan, puro naging chief of police yan. Pagka ang police nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, putang ina, yung sweldo niya, hinto na yan. Wala ng pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Pinoprotektahan. Ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko. Dumaan ang kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the police general this afternoon. Narinig niyo yung sinabi ni presidente? Danao, Generals Danao and Cuy, do you confirm what the president said? Na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang pinapatay daw niya. So ano, do you confirm such a statement? Alam nila. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro sila pinapatay. Sige, tell us. As far as I know, sir, wala man pinatay po si Mayor talaga. What do you do? What do you do to the policemen involved in crime? Policeman is involved in crime, yes, sir. That's the scenario. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, tinausap ko. Kasi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganon uli, sir. So, binaril na ng binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So, in short, sir, pinatay namin. Ganon lang, sir. Anong circumstances? Meaning, pinatay ninyo, paano? Lumaban, sir. Pulis, may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung misis na kami pa. Pinatay niyo sa bahay niya? Yes, sir. Inoperate namin talaga, sir. Yes, sir. Inoperate namin, sir. Nakalimutan ko lang yung apelyedo. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Anong month? I am familiar with the... Sige, sir. Can you supply the details, Mr. President? Yes, lumaban, sir. Yung anong petsa? So that yung mga gusto mag-research further sa insidente, anong petsa? Anong pangalan ng tao? I cannot... it would be impossible to remember that. I have to go back home and... General Danao, month and year? Para lang ma... Because this happened in Davao City, pero anong month and year? Para... Yes, sir. Hindi ko lang, sir, maalala yung ano, pero I was the city director, sir. Pero sige. That was from... So, kasi I was assigned, sir, from 2012 up to, 16 yata? Basta almost 3 years yun, sir. Thank you. So, walang ginawa yun, sir, kundi magsumbong sa station. And, actually, pinatawag ko, sir, yung police. Yun yung pinagtataka ko, sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin, sir, kung sinong congressman yung nilapitan niya. Sige po. And nakabalik, sir, sa serbisyo. So, yun ang nakakasakit, sir, sa atin.
dinischarge ka na nga for illegal drugs, and yet, nakabalik ka uli. Pagbalik mo, the same trabaho, the illegal drugs pa rin. So what will you do dun, sir? Alangan naman na misis mo, binabaril mo buntis, binabatil indok mo, edi lalo na sa ibang tao. Thank you, General Cuy. Any reaction to what the President said? Sir, when I was the city director then in 2005, I cannot remember any incident of a member of the Davao City Police na involved in illegal activities. But yung policy na yung po ni Mayor noon was well-known to the public, more so to the members of the police force. Senator. Go ahead, sir. Sa lahat ng puro nagdaan ng Davao to, pinakamabait yan si Cuy. Hindi magkapatay ng lamok yan. Yung iba dyan, danaw, patay ka dyan. Alam mo, you know, ang trabaho nitong mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, nakumuntot na, buhay ng nila. Ngayon, mamili tayo. Ako, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi sa salvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampag, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung patay ng tao na... Bigyan mo ng baril, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Ayan si... katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, lalo na kayo mga polis, na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes! Sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga polis na ito na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila, dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung polis para barilin. Sabi ko nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na ko ng tao, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Yung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nang tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mayor siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam nangyari. Inoperitan yung pulis na yon. Tauhan ko yung dati. Inoperitan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok. Ang masakit pa nga, Mr. Chair. Yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng police na, yung SWAT na nag-assault, sir, anong magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin. Pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko na matay na kumari ko? Kumari ko pa yun. Ang hirap i-explain, sir. Patayin na yung classmate ko, pero... kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling na bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni President Duterte, as a matter of policy na, papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga polis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga nagumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, mahirap kasi pagka kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal, pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Sabi niya, pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito.
Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi na papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety basic recruit course na tinuruan ka ng police operational procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos isalbis mo yung tao? Walang pulis na ganun. May pinag-aralan ang pulis eh. May pinag-aralan yan. Kahit na sabihin pa si Presidente na, barilin mo diritso ha, barilin mo diritso. Hindi, susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at anong hindi. Kaya, palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga ano pa yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Magaling yan siya sa saywar eh. Magaling siya sa pag-iintriga hanggang yung mga kriminal mismo magbabarilan sila-sila na lang mismo. At yun na ginawa niyang double death squad, yung mga kriminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo. At wala ng trabaho yung police. Kayo na mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame, time period nung anong month, anong year? Sige lang, mag-research na tayo. Ipapapresearch na ako kung anong year yun. Mr. President, one last question for me. I don't know yung mga colleagues ko, meron pa. Meron pong footages kasi na, katulad ng sinabi ko kanina, yung sabi mo kung na pwede kayong mamisinterpret na in-encourage nyo patayin, pero dinudugtungan nyo ng kung manlaban, ganun. Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na drugista, 2 million, second echelon, 1 million, ordinaryo, 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi nyo po? Kahit na doon sa, pwede nyo sabihin na pasok sa inyo, sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Istorya lang yun, sir. Kung pulis ka, hindi, ito na lang, Dalaw. Kung may pinatay siya, tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward, mamahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ulit ito, kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka pa ng patay? Yan ang trabaho mo, kaya ka binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat, yan sila. Naggalit ako pag ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabutan kita. Mr. Chair, just to add to the statement. Say, go ahead. President Duterte, yung sinasabi-sabi niya na pera, amount na ganito, ang may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-injit doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya, 1 million o... Iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Parang kung saan napunta ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar. Lumayas! Nagtago dito sa Las Piñas, hanggat dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Udicta, saan nagpunta? Ha? Pumunta dito sa Manila. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pangtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin yung President Duterte kung binigay ba niya yan kung may namatay. Hindi kasi... Pero ang alam ko, pangtakot lang niya yung kaya layasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nawala na si President Duterte, bumalik na naman. Andyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, kanilang negosyo. Yeah. Hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi na magbigay ako bounty, ikaw yung kriminal. Kriminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko. 50,000, sigurado maulihan po. Sabihin mo lang 50,000 doon sa... Wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal
pumatay ng legal, paano pumatay na makukulong ka? Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nagkaputukan kayo, sabihin, sinasabi ko sa IAS at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa, huwag mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila na puro ng dumaan ng tiyempong pulis yan. Alam nila yan. Ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan yan sa lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, nandiyan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pangkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nagsuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pag may kaso, ako ang nagbibail bond. Pero kung abusado at kriminal sila, napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo magbulahan. Hindi ako matapang. Takot rin ako mamatay. Pero may paraan ako. Thank you, Mr. President. Okay. So, we appreciate your attendance. No, we nag-overtime na po tayo sa pasensya na po hanggang 4 a.m. Okay lang, sir. Okay. And then, so, to the other resource persons or witnesses na hindi po natanong man lang, including Muking. Muking is here. Nataas mo kami mo, Muking, kasi marami nagsasabi baka hindi ka mag-appear. But thank you for, ano, so pasensya na po kayo, no? We ran out of time for our first hearing. Automatic, ano na lang. Senator, bigyan ko kunting panahon, sandali. Kasi ito, sir, si Muking. Yes, sir. Tigabigay ng pera. Mm. Alam mo ang pulis, sir. At alam mo yan. Ikaw mismo alam mo yan. Yung pulis, walang pera yan pag-operasyon. Magtanong ka dito ng istasyon. Sweldo lang yan sila. May equipment sila, ganun. May police car. Putang ina, walang gasolina yan. Maniwala ka. Magtanong ka ngayon. Basta ikaw sa probinsya. Utos naman, sir. Walang panggasolina. I'm not trying to cast aspersion doon sa taas. Pero yung mga gasolina, wala. Kung hindi mo bigyan, ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan, buhay yan. Bigay ako sa kanila, 50 mil. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal law, criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Kaya wag mong lapitan doon na ganunin mo. Ngayon, diretso-diretso. Lalo yung mga hold-upper, papatay talaga yan. Mindanao. So thank you, Mr. President. In the course of the hearings, doon nga natin i-establish, bakit nga walang pang-operation ang police? So yun ang ating, tatanungin ngayon natin yan. Pero we have run out of time for our hearing this, kanino kay Presidente? Until now, sir. Okay. Until now. Can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President. By unanimous position, you are now excused from the hearing. Thank you for attending. Thank you, sir. Thank you, sir. Well,
Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan nyo po rito, gusto na po kayong ipare-relax ko sa President. May gusto, ito na kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito. And I can talk publicly. Alam naman lahat ng mayors yan. Kulang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May mag-utos, walang gasolina. Walang pang follow-up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's majority of the members of this committee, Senator Romero Padilla, Senator Bongo, George Stolling, Senator Villanueva, would like to excuse the President from this hearing. We suspend so that the President can ayaw ko kasi there are so many questions that would be left and so, we thank the remaining resource persons and witnesses. So, whose turn? Mr. Chairman, just a quick manifestation. Sige, go ahead. Senator Bato. May I move that Colonel Grijaldo be recommended to the Mother Committee to be under witness protection program because he might be very vulnerable to counter attacks from this congressman na sinabi niya. So, baka pwede lang, Mr. Chairman. Sige, we will have to study well the situation of Colonel Grijaldo. So we will refer it. We'll communicate with the Mother Committee. Active service pa po kayo, right, sir? Yes, sir. How many more years? I still have 4 years, sir. Okay, sige. Pag-isipan natin yun how an active police officer will be under WPP. But siguro you're not after the physical protection, but you're after some benefits, other benefits like immunity. Okay, I understand. Because I think the committee can grant that immunity. Yes, I understand. Okay, immunity close. Pwede, Comsec, can you help us bring this to the attention of the Blue Ribbon chairperson? The Comsec is nothing. Yes, they will bring it to the attention of the chairperson. Okay, so last 13 minutes, Senator Padilla. Opo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. And one reason bakit kailangan natin magano, we did not prepare dinner for anybody. Okay, pasensya na kayo. Opo, sa katunayan po, Chairman, wala na rin po talaga akong tanong kay Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nasagot naman po niya lahat ang mga katanungan sa kanya at naging malinaw po talaga ang kanyang posisyon. At plano ko po talaga sana, Ginoong Pangulo, na sa susunod na lang ako magtanong, pero bigla niyong binanggit kanina, nagulat ako kasi yung nandito, ang tingin ko lahat general, tapos binanggit niyo si Ma'am Muking. Hindi ko man po talaga alam ang tunay na pangalan ni Ma'am Muking, kilala ko lang siya as si Muking. Kaya nung binanggit nyo na nandito si Ma'am Muking, nagulat ako, bakit nandun siya sa mga general? Pwede po ba ako magtanong, Ginoong Pangulo, kay Ma'am Muking, bakit po kayo nandyan? Good evening po, Mr. Chair, at the rest po ng mga senators and other resource speakers. Nadawit po yung pangalan ko, Mr. Chair, dahil doon sa naging affidavit po ni Colonel Rowena Garma. Na ano po? Na? Sabi niya po doon sa first affidavit na parang tumawag daw po ako sa kanya to ask for the number of Colonel Leonardo. And doon din po sa kanyang supplemental affidavit, sinabi niya po na meron daw po siyang kinukuha sa akin na pera as support daw po para sa kapulisan. Ito po yung binabanggit kanina ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kayo po ang nagbibigay na panggasolina, parang ganoon po. Actually, Mr. Chair, hindi naman po ako directly kasi hindi naman po ako disbursing officer po. Opo, ano po ba ang function ninyo? Kasi ang alam ko po, kilala ko po kayo si Ma'am Muking na lahat po nang hiningan ko ng tulong sa pagpapa-ospital. Kayo po ang tinatawagan ko. Yes, Mr. Chair. To be clarified mo, Mr. Chair, saang functions po ang ginatanong ninyo sa akin? Sa City Mayor's Office po ba or sa Office of the President? Nagkakilala po tayo sa Office of the President na. Pero doon po, sa panahon na yon, alam nyo naman po, lahat ng hiningi ko sa inyo may kinalaman sa ilalabas sa ospital. Yes po, Mr. Chair. Isa po yan sa functions namin po sa Office of the President. Opo. Kaya po ako naguguluhan. Paano po kayo napunta dito? Napagbintangan po kayo? Na ganun po ba? Yes, Mr. Chair. Eh parang malabo naman po yata dahil ako na po mismo, Chairman, Ginoong Pangulo, kilala ko po si Ma'am Muking na personal. Now, buong kakakilala ko po, wala po akong ginawa kundi humingi sa inyo ng tulong. Ilabas nyo po sa ospital ito, baka pwede nyo pong bigyan ng Ike's ito, mga lahat po ng ganun na medyo naguguluhan lang po ako at hindi po yata ako naniniwala na involved po kayo dito.
yun na nga po, Mr. Chair. It is an opportunity po na napatawag din po ako dito at para lang din po malaman po ng karamihan na ang trabaho ko po sa Office of the President is purely administrative matters po and clerical works at the same time po, mechanical jobs po, Mr. Chair. Okay po. Yun lang po, nilinaw ko lang po kasi na pasensya na po kayo. Naguluhan lang po ako ba't kayo nandito dito. Yun lang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. I-reserve ako na lang po yung mga tanong ko sa susunod na meeting na lang po. Kasi